Yung Carlo Makinto, bakit naman tayo yun? Okay, kapabayaan din. Sabi ko sa inyo, kung sinong promoter doon, baka magulat kayo dahil napaka high profile ngayon, di ba? Pero, nagkulang eh. Yung promoter, yung LGU. Alam mo nangyari doon kay Carlo Makinto? Ito sabi ko sa inyo storya. And this first time yung maririnig to. At pwede ko ipakita sa inyo lahat ng ebidensya. Alam mo, Kuya Chino, pagdating sa puso mo para sa atletang Pilipino, alam na natin the way you tell their stories, kung paano mo sila bigyan ng pagpupugay, kung paano mo sila ipaglaban, no? Walang duda, no? Sa lahat ng journalist dito, masasabi ko, Kuya Chino, talagang lumalaban para sa mga atletang ito. But when it comes to telling their stories, fighting for them, you know, alam natin na, I guess, itong sa pagiging gab, kasi it's an executive, you know, position eh, no? How do you think yung mga experience mo, kuya, as a renowned sports journalist, ay makakatulong kung makuha mo itong chairmanship na ito? And pangalawa, sa mga hindi nakakakilala kay Kuya Chino, ano pa ba yung mga other, you know, the things that you've done for Philippine sports, you know, besides your sports reporting? Ako, eh, ang hirap kasi pagka ganito sasabihin na, eh, ang yabang naman ito. Akala mo, ang daming-daming nagawa sa Philippine sports. Eh, hindi, wala pa ho ako nagagawang off-note sa totoo lang. Ang ginagawa ko lang ho ay umaalalay lang ako sa ating mga atleta, kay yung mga able-bodied o yung mga physically challenged natin o yung mga mentally challenged athletes natin. Alam mo, mas maganda GM, na kayo na lang yung magtanong sa kanila. Kasi pag ako nagsabi kung anong ginagawa ko para sa kanila, anong nga itulong ko, edi parang nagyayabang tayo, para tayo na nagbubuhat ng sarili nating bangko. Pero one thing's for sure, pag ako tumulong, all-in ako. Pag ako nagtrabaho, all-in ako. Pag ako nag-aral, all-in ako. Ganun ako, hindi ako pumapasok sa isang trabaho na half-hearted. Yan ang tinuro sa akin ng aking ama, no, na si Reca Trinidad. At yan ang nireinforce sa akin ng aking nanay na si Maria Fe Laksamana Trinidad. Pag pumasok sa isang bagay, hindi pwedeng, ay, baka atras na lang ako. Uy, pag nahirapan ako, aayaw na lang ako. Hindi. Pag pinasok mo isang bagay, sisiguraduhin mong tatapusin mo. Hindi pwedeng sisimulan mo lang tapos iiwanan mo nakabitin. So, yung tanong mo is, ano bang nagagawa ko? Eh, yung malimit storytelling. Pero ito ang maganda. In the midst of all the storytelling, naiintindihan ko kung ano ang pinagdaraanan ng mga atleta, ay yung mga struggles nila, paano nila dinadala ang sarili nila to the point na magtatagumpay sila, sinong umaakay sa kanila, anong pagkukulang, sinong tumutulong sa kanila. Eh yun yung trabaho ng GAB eh. To regulate and supervise the athletes and the sport itself. Actually, it's the sport and the athlete. Pero dahil hindi mo naman paghihiwalayin yan, kitang-kita ko. Kaya sabihin mo sa akin, ano, volleyball? Okay, ito sabihin ko sa inyo. Yung pinagkakagulan yung PBL, V-League ang simula niyan. Kasama ko sa mga nagsimula niya, kasamang nasiran si Jun Bernardino, kahit tanungin niyo si Sonny Barrios na nasa SBP ngayon, kung anong role kong ginawa dyan. Kasi yung television coverage niya, no, nag-struggle sila, sino ba nagtsagang itayo yan under ng PBL, tinutulungan namin sila. Yung first two games ng PBL, lalaroin namin. Yung matitira, para hindi na kami magbabayad sa tinatawag nilang TV coverage, yung production, na pinalalaro namin sila. So, inaakay namin sila. Parang sinubsidize ng PBL yung D-League nung araw na ngayon. Kilala nyo bilang PDL, yung Philippine Volleyball League. Okay, yan ang isa. Yung SBP na pinaghaharian ng kung sino-sino ngayon, isa ko sa mga founding members ng SBP. Okay, so, kahit pa paano meron naman akong alam ng konti sa pagpapalakad ng sports. Kaya, yun ang isang bagay na hindi alam ng marami. Akala ng iba, iputak lang ako ng putak bilang isang sports journalist o post lang ako ng post sa Facebook. Hindi. Para sa kapakanan ng marami, naiintindihan ko po much deeper than say an ordinary media practitioner yung nangyayari sa professional sports. No? Kay volleyball yan, kay basketball yan, kay billiards yan, kay boxing yan. Alam niyo, isang inaaral ko ngayon, MMA, Mixed Martial Arts. Esports, kasama kasi ho yan sa mga dapat binabantayan ng
ng gab. So yung mga bagay na yun, yung tinuro mo sa akin, inaral ko. Tapos nakita ko, laking bagay pala no, no? Yung drug test na dahilan kung bakit hindi nakakarating dito yung mga big time na mga e-gamers natin. So, yung mga bagay na inaral ko na agad yon kasi ito yung mga bagay na kung sakaling sabihin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PBBM na, oh, sino? Ibibigay ko sa iyo ang Games and Amusements Board portfolio. Eh, hindi ako pupunta ron, nakanganga at mag-thank you at magpapa-selfie sa Pangulo. Hindi. Mr. President, ito po yung ating mga unang gawin. Hihingiin ko po sana yung bas-bas ninyo para ako yung magpunta sa unang-una sa Kongreso to look and ask for support doon sa ating mga congressman para ayusin. Kasi ang problema ng GAB ngayon is loose, marami siyang loose ends eh, as far as the law that created GAB. Kasi ang dami mga amendments na nakakalito, kailangan siyang i-consolidate lahat. Tapos ganun din sa Senado. So yun nga, ang importante, GM, yung tao na pupunta ron, hindi ko sinasabing ako lang ha, ang solution dyan, maraming mas magaling sa akin sa larangan ng sports or sports management or sports administration. Pero isang dadaling ko dyan is yung aking ability to speak, no, yung pagko-communicate. Sabi nga nila, masyado ako madaldal. Pero sa punto na ito kasi, ang GAB, hindi ko na papansin, hindi ko nakikita yung kanyang role kasi parang nag-stay lang siya doon sa kanyang supervisory nature. Hindi na-appreciate masyado ng tao kung ano ang kanyang responsibility in how it can help the redevelopment of professional sports. Dito sa atin, dalawang sports that come to mind is professional boxing and billiards. Dalawa yan, napakalaking bagay. Yung chess, tutulungan natin. Yung football, tutulungan. Kasi under yan ang pamamahala, pagbabantay. Actually, mas pagbabantay, pag-alalay ng Games and Amusements Board. Kaya, ayoko na pagka sinabi ng Pangulo, oh, mag-o-taking ka na. Biglang, nagmin ko rito, kamot ulo. Hindi pwede. Kailangan, binigyan ka ng mandate. Tandaan nyo, 5 taon at kalahati lang ang matitira kung sakaling iluluklok tayo, ibibigay sa atin yung responsibility of leading the Games and Amusements Board. Anong gagawin natin sa 5 taon? Eh kung magdadadaldal lang tayo doon at mag... Huwag kang magulong dyan. Okay lang yan. Dog lover ako, kuya. Gusto mong pumasok sa akin. Ito si Yoru. Ano to eh? Autobomber eh. Anong gusto mo yun? Mag-good evening ka sa kanila ho. Ito ang second namin na minis na sir eh. Gusto niya nasa camera din siya. Istorbo kahit tamo na wala tuloy ang sinasabi. Alam ha? So, yun sinasabi natin na importante na ang isang nag-apply sa trabaho, alam niya ang gagawin niya sa trabaho. Ito lang sasabihin ko. Sabihin ko nga, hindi nga ako ang pinakamagaling, hindi nga ako pinakasikat, hindi ako ang pinakamaraming backer, pero naniniwala ako sa nasa loob ko. Ang nasa loob ko po ay paglingkuran ng aking bayan. And the only and the best way na I know I can help and serve my country is through the redevelopment of Philippine professional sports. Alam mo, kuya, when it comes to us journalists, when it comes to us, you know, the media, kapag binanggit mo yung pangalan na Chino Trinidad, ako, unang pumapasok sa akin talaga, storyteller, very passionate, talagang you're, you know, you're the crusader for these athletes, no? And another thing na pumapasok sa isip ko is yung network mo. Kasi grabe yung connection mo eh. Diba? Kung ako, kunwari ako, may network ako sa boxing at MMA, ikaw, kalat yung connection mo eh. Andiyan yung connection mo sa network mo sa boxing, andiyan sa basketball. So, in terms of Philippine sports, you are everywhere. Kuya, ano ba yung mga nakita mo, hindi lang sabihin na natin na hindi lang sa boxing, mga experiences before ng past athletes na, kumbaga, kumurot sa puso mo, tumatak sa isip mo, na yung mga gantong bagay, ayaw mo sanang nangyayari sa mga atletang Pilipino. Pagkamatay ni Eugene Barutag at saka ni Carlo Makinto, hanggang ngayon nararamdaman ko pa yan. At saka hindi ko alam kung naalala mo yung storya ni Lilito Cisnorio. Alam mo yung storya ni Lilito Cisnorio? Search nyo po yon kung kayo'y mahilig sa boxing. Yung storya ni Lilito Cisnorio, nagtatrabaho na lang siya bilang isang construction worker matapos siya mag-retire from boxing. Inoferan siya ng isang laban sa Bangkok. Kinuha niya to in such a short notice. No? So wala sa kondisyon, mataba. Pumunta siya ng Bangkok o Thailand kasi napakaganda naman ng offer. Eh sakto, manganganak yung asawa.
lumaban. Wala sa kondisyon. Nagpiga. Unfortunately, sa laban, matapos ang laban, tinamaan ng matindi si Lito. Accumulation of punches, yung punishment. Namatay siya. Umuwi siya, nasa kahon. Umuwi siya, nasa kahon. Anong nawala? Hindi niya nakita yung anak niya. Yung anak niya, lumalaki, nang hindi alam kung sino ang tatay niya. Yun, ayaw ko na makita yun. Alam mo, pagka ano yun ang hate, hindi ko kaya. Pagka naalala ko yung Eugene Barutag, 1995 yun, ha? December, magpapasko. Pag naalala ko hanggang ngayon, ano ko, parang nasasamid ako. Mm-hmm. No, sasabihin ko na, iyak ako, totoo yun. Yung Carlo Makinto, bakit namatay yun? Okay, kapabayaan din. Sabihin ko sa inyo, kung sinong promoter doon, baka magulat kayo dahil napaka-high profile ngayon, di ba? Pero, nagkulang eh. Yung promoter, yung LGU. Alam mo nangyari doon kay Carlo Makinto? Ito sasabihin ko sa inyo storya. And this first time yung maririnig to. At pwede ko ipakita sa inyo lahat ng ebidensya. Maba kami sa Caloocan, yung bata, ang haba ng mileage eh. Ikaw, JM, alam mo naman sa boxing, di ba? Kailangan minamanage natin yung recovery. Yes. Ito parang, dahil 8-rounder siya, sinaksak na maraming laban. Eh yung laban niya, yung particular, ang ganda naman ng performance niya. Pero somewhere, parang tumirik siya. Eh nakikita ng binubugbog, hindi pa pinigil yung laban. Ano bang nandun ako kung gumagawa ng fight? Sabi ko, parang ano to ah, 1995 all over again. True enough. Nag-collapse yung bata. Ang trainer niya noon, si Marvin Somojo. Pakwento niyo kay Marvin, mas maganda rin yung angle ni Marvin Somojo. Yung, yan ang isang regret niya eh. We both regretted that. Ngayon, bumagsak. Alam mo na, pinapalabas sa GMA yun, nandyan yun. Yes, kuya. Itatakbo dapat sa FEU Hospital kasi yung pinakamalapit na hospital dun sa Caloocan eh. Yung ambulansya na dapat nakapagbigay ng immediate na yung tatawag natin na yung life-saving na mga ano, na pag-aayos. Alam niyo nangyari? Wala ang driver ha, ng ambulansya. Merong mga nakapatong na sasakyan, nakapaligid, hindi makalis ang ambulansya para itakbo si Carlo Makinto na agaw buhay na. Ayokong makita yan. Pag yan nangyari, sa susunod na 5 taon, whether ako ang ilagay ng Pangulo or somebody else, igigirahin ko talagang professional boxing. Dahil hindi na pwede yun. Nakakatatlo na ako eh. Tatlo yung dalawang first-hand experience. Bakit nangyayari? Yan ang magandang storya. But later on na, baka kopyahin yung ano ko, yung roadmap ko sa Philippine boxing. Baka sabihin, uy, ito lang pala gagawin natin. Patawag kay President. President, I will do this. President, I will do this. Ako na lang i-appoint niya. Pero hindi. I will share you kasi ano man mangyari sa akin, JM, dito sa anong to, sa quest na ito. Kasi ako na sasabihin ko na sa inyo na I'm all in. Nag-apply na ako December 2 ng taong ito. Pumunta ako doon sa Presidential Management Staff Office. Okay? Hinain ko na formally ang aking application. And at this point, iiwanan ko na ho sa kamay ng Panginoon kung itong trabahong ito, ang responsibilidad na ito, ay ipagkakaloob niya sa kanyang anak. At eventually, gagabayan niya ako para ayusin ang ating Philippine sports. Kasi napakalaking bagay ng Philippine sports para sa nation building. Kahit tanungin niyo ang aba ni Marcos Jr., ni President Marcos ngayon. Ang kanyang tatay, merong inakda yun, yung tinatawag din New Society. Alam niyo ba ang gap, ang basis? Is the New Society of the strongman, the former strongman na si Ferdinand Marcos Sr. Nako, ang ganda niyan. Para some other date, some other time, ibibigay ko sa iyo, JM, ang ganda-ganda. Kaya itong journey na ito, mailuklok man ako dyan, ako man ang Pilino, iba, I will continue to offer myself in aid or to help professional sports, particularly itong boxing natin. Kasi much is at stake. It has given us much at nararapat lang na alagaan natin siya. Mm-hmm. Tama, agree ako. And alam mo, Kuya Chino, yung kaso ni Carlo Makinto, talagang sumabog to eh, no?
years back. And ngayon ko lang narinig na ganun pala yung nangyari na hinarangan pala yung ambulansya, wala pala yung driver, napakasaklap. I mean, of course, hindi naman natin masabi na siguro nasalba pa or hindi kasi wala na, tapos na, di ba, nangyari na po, nakakalungkot. Pero, you know, those are the things na you would rather roll the dice na parang ano kaya? You know, yung ganung mga tanong eh, no, it will hang over your head for the rest of your life na paano kaya kung nadala agad, paano kaya kung naagapan. Pero